Hi guys, welcome sa Padre Channel. At ito ang review natin sa Merrell All Out Terra Light. Haba ng pangalan, no? Merrell All Out Terra Light. Kilala ang Merrell sa paggawa ng matibay na sapatos na pwedeng-pwedeng lampasan ang mga elemento ng kahit anong lupain. Alam naman natin yun. Ang Merrell All Out Terra ang isa sa pinakamagaan na sapatos na sinubukan ko, na sinukat ko at pinang-hike ko. Ito ay ginawa para malampasan siguro yung mahaba at mahirap na terrain, kumbaga sa hikers language, major climb or difficulty 9 out of 9. Tingnan nyo naman, ilang beses ko na siya ginamit, nilinis ko lang, parang bago pa din. Walang wear and tear o kahit ano. Maganda talaga yung construction niya. No? Maganda yung fit nito sa akin. Secured talaga ang paa mo. Napansin ko, heavy duty yung kapit niya. Heavy duty yung kapit nito. Samahan mo siguro ng konting pag-iingat kasama ng kapit nito. Hindi ka madudulas. Itong kulay na to, teka nga, itali natin. Itong kulay nito ay ito ay dark beige. Pero para sa akin, kung nakikita mo sa simpleng salita, para orange at gray lang talaga siya. No, parang orange at gray lang eh. Hindi ko alam bakit dark beige ang nakalagay dun sa box niya. Yung color na 'yan. Meron din siyang meron din silang ibang color, merong bright blue at saka black sa pandalaki. Tapos sa pambabae, yun nga lang, isa lang ang color nila sa pambabae, yun yung bright red. Sa sobrang gaan nito, ito'y may bigat lamang na 303 grams. Sobrang gaan, di hamak na mas magaan to sa ibang sinubukan kong mga hiking shoes. Kung gusto nyong makita pala, scroll lang kayo sa channel ko. Mga 2 years na yung ibang video, mga 1 year na yung ibang video, pero scroll lang kayo pababa. Dahil isa sa mga vlog ko ay sasakyan. So, para makita nyo yung mga sapatos, nasa bandang baba na sila. Ngayon lang ulit ako nag-review ng hiking shoes. Huwag kang papalin lang pag sinuot mo to. Sa sobrang gaan niya, huwag kang papalin lang dahil inakyat ko na to sa Mount Pulag at alam naman natin na mahaba talaga yung lakaran sa Mount Pulag. Ano? At saka iba-iba yung terrain ng Mount Pulag. Inakyat ko na rin to sa ibang bundok. Okay pa rin naman siya. Yung sole nito o talampakan nito, may mga spike o lugs si ata na tinatawag. Ito yung tutulong sa iyo eh para pagpaahon ka, makapit yung sapatos niya. Ito yung ginawa ng kumpanya na Vibram. Konting kaalaman lang, yung Vibram ay isang Italian company na nag-specialize o gumagawa ng sole ng sapatos. So hindi lang itong Merrell lang naka-Vibram, may mga ibang sapatos na naka-Vibram din yung kanilang sole. Siguro kesa sa mag-spend pa sila ng time and technology para mag-research, itong Vibram na to na kumpanya is nung tinatag naman noong 1937. So magaling na sila sa paggawa ng sole. Kaya siguro yung mga ibang sapatos, pinipili na lang nilang makipag-partner sa Vibram. Ito naman yung material nito dito. Ayan. Yung material niya, breathable mesh yan. 3D printed yan at ginawa ito sa 3M Reflective Technology. Kaya kung papansin ninyo, hindi ko alam kung napapansin nyo, para siyang glitter kapag natututukan siya ng ilaw. Subukan ko nga, patayin ko yung ilaw. Hindi masyadong ma-justify eh. Ayan o. Pero, hindi mo ganong ma-justify sa video. Pero, pag sa totoong buhay, parang may glitter-glitter siya pag na i-aaninagan ng ilaw. Ayan. Tapos, parang pag suot mo siya dahil sa ganda ng material na to, parang kapit na kapit yung paa mo. Tsaka, kung papansinin nyo ito, matigas na part ito, protected yung mga daliri mo sa paa dito sa part na to. So ano nga ba yung nagustuhan ko dito sa sapatos na to at ano yung naayawan ko sa sapatos na to? Yung
good points niya para sa akin, kahit anong terrain, cool siya, makapit siya, kahit saan mo siya dalhin, tramping, hiking, or trail run, para sa akin pwedeng-pwede itong sapatos na to. May pagka-waterproof siya kaya hindi siya madaling pasukan ng tubig. Tapos itong breathable mesh niya talaga. Sobrang breathable ng kanyang material. Hindi masyadong pagpapawisan yung paa mo. Ngayon, yung naayawan ko naman dito sa sapatos na to is isang color lang yung pambabae nila, which is bright red lang. So yung mga nag-hike na mga babae, yun lang yung kanilang option. Sana naman gumawa sila ng ibang color ng pambabae katulad sa lalaki. Tatlo yung color option. Sana ganun din sa babae, may tatlong color option din sila. Tapos, isa pang hindi ko nagustuhan dito, yung sobrang taas ng mga spike niya at narrow. Sana medyo nakalabas dito yung mga spike niya. Sobrang taas tapos medyo narrow na ganyan. Dahilan nito kung bakit natapilok ako sa mga kulag. Ayan o, matataas siya. Kapag hindi ka careful, nakakatapilok siya. Siguro dala na rin ng pagod, ano? Medyo pagod na ako nung time na yon, pababa kami. Natapilok talaga ako at masakit yung pagkakatapilok ko para mga 3 months, 4 months bago naka-recover yung aking paa. Overall, napakaganda talaga ng sapatos na to. I-re-recommend ko ba siya? Oo, sobrang gaan. Sobrang kapit na kapit yung paa mo, sobrang makapit siya. Extra careful ka lang dahil masyado siyang, kung tapiluhin ka, hindi ka pwede masyado sa sapatos na to katulad ko. Tapiluhin ako eh, pero gustong-gusto ko siya talaga. Sa tibay niya, nakita nyo naman, no? Parang wala nangyari. Ilang bundok na inakit ko pa. Parang magdadalawang taon na to sa akin. Sa panonood ng Padre Channel, subscribe naman kayo dyan sa mga first time sa channel na to. Salamat din sa panonood. Pwede naman pakiclick yung subscribe button dyan. Click lang. Baka naman matripan nyo lang. Kailangan ko kasi ng subscribers. Salamat. Bye-bye.